Magandang araw po, mga kapatid. Ako po ay pagod pa, puyat, at masasakit pa ang mga binte. Pero kailangan ko pong ipaalam sa inyong lahat ang nangyari kahapon sa anibersaryo ng martial law. Ganito po yun. Ako po ay walang grupo na sinasamahan. At bilang vlogger, bilang social media influencer, at bilang boses ng mamamayan or mas vlogger, ay nakamasid lang sa bawat grupo na aking ikinover kahapon. Ang nangyari po ay ganito. Nung ako ay nagpunta sa Comelec, nandun po ang ilang malalaking grupo na sinasamahan o nakasama din ang mga Dutertards at pulahan. No po? Isa na po dyan si Miss, si Attorney Glenn Chong, na sinasabi nga natin na sila ay kasama ni Maharlika sa pagtuligsa ng dayaan sa eleksyon. Nandun din po ang mga katutubo na alam naman natin na ang iba po doon ay maka Marcos. At ang iba po talaga doon ay maka Duterte. Sa akin pong pananaw, hindi po ako kailanman magtitiwala sa mga taong yan. Sapagkat yan po ay isa sa naging dahilan kung bakit tayo ay nalugmok ngayon sa kawawaan. Palaisipan po sa akin ang pangyayaring ito kung bakit inalaw ang ganyang klase ng tao. Ngunit sa isang banda, kung sila po ay makatotohanan na para sa bayan ang kanila ipinaglalaban, hindi po masama na makasama natin sila. Pero kung ito po ay isang paraan para makumbinsi ang tao na mapatalsik na talaga si Marcos at si Sara Duterte ay maiiwan, ito po ang hindi maganda sa pangyayaring pagtanggap sa mga ito para makasama natin na nasa maganda at mabuting pananaw. Ano po? So, ako po ay naguluhan kahapon at hindi ko po inaasahan na dahil po sa dami ng naninira at ng aaway kay Attorney Enzo, hindi ko po alam na yung naarkila naming sasakyan ay tila po nagagalit din. Tila po nagagalit din sa... Sandali lang po. Tila nagagalit din po sa bunyog, ano? Kung kaya't sinabi ko po na doon kami sa Mendiola pumunta, hindi po ako sinunod. At ang ginawa po ay doon sa EDSA nagpunta sa PTM. At doon ko po natagpuan ang isang grupo, nakakaunti lamang ang tao, na pinakisamahan ko na rin po. Kasi as vlogger, kailangan ko pong pakisamahan. Hindi ko po pwedeng kontrahin o pakialaman o personalin o ipakita na ako'y may pinapanigan. Hindi po ako galit sa kay Attorney Enzo. Kahit na nga sabihin pa na nagkamali sa akin ang mga tao niya noon, ang lahat naman po ay lumilipas. Ang lahat po ay pwedeng patawarin. At dahil po kami naman ni Attorney Enzo ay may pinagsamahan, si Attorney Enzo na lang po ang isinasaalang-alang ko dito. Pero hindi ko po kinakampihan si Attorney Enzo. Doon ko po na pag-alaman na galit pala yung mga grupong nasa EDSA, sa PPM, sa bunyog. Kung kaya't ako po yung nanawagan kay Attorney Enzo na kung pwede papuntahin sa EDSA, do sa PPM, ang grupo. Subalit hindi po pwede dahil lahat po ng mga organisadong grupo, malalaking grupo, kasama ang ating mga sina Attorney Luke, ay doon po sila nagkasama-sama sa Mendiola, palakad ng Malacañang. So, okay po yun. At nalaman ko po na talagang ayaw nila makiisa dito sa malalaking grupo at organisado doon sa aking napuntahang grupo sa PPM. Sapagkat nung hinihiram ko po ang microphone para po i-announce na doon na kami dumiretso sa
sa Mindiola ay tinabig po ang kamay nung bata na kasama kong humihiram ng microphone. Para po sana magkaisang lahat. Ang hangarin ko po dito ay pagkakaisa, hindi pagkakawatak-watak. Kaya po, noong pong ako ay gumayak na susunod sa Mindiola, nagsunuran din po sa akin ng mga tao. Subalit, bigla po akong minessage ni Attorney Enzo na malamang na hindi na namin abutan. Kaya ang ginawa ko po, nag-decide na lang akong umuwi. At ito nga po, naglakad ako mula sa EDSA hanggang doon sa may Cubao, doon sa may Makati, doon sa may, hindi pa Makati yun eh. Cubao yata yun. Basta, hindi pa sa Cubao yun. Basta po ako ay naglakad ng pagkalay-layo para makasakay ako ng carousel papuntang Pitix para makauwi na ako ng General Trias. So, sa madalit sabi po, ako po ay willing na makiisa. Willing ako na kahit matulog doon kung talagang dadami ang tao. Subalit nakita ko po na ang tao ay nag-uwian na at nasabi nga po sa akin na tapos na ang marcha ng malalaking grupo. Kung kahit ako po ay umuwi na lamang. At sa akin pong pag-iisa sa bus, nung magkahiwalay-hiwalay na po kami ng mga kabataan na kasama ko, ako po ay nag-iisa na sumakay sa bus, pauwi dito sa amin. At doon ko po napag-isip-isip na kaya pala hindi tayo makabuo ng laban, ng pagkakaisa, ay dahil nga sa mga makikitid na isipan ng ating mga kasama at doon sa mga nag-o-organize na baguhan ng mga grupo na ang gusto, sila yung maging bida. Sila yung itanghal na hero. Sila yung makikita lang sa kalsada. Pagiging makasarili po ang tawag doon. Hindi po para sa bayan ang kanilang minanggol. Bagkus po ay para sa ikasisikat nila. Yan po ang aking masasabi, mga kapatid. Sorry po kung hindi ko kayo nashare ng aking live sa FB. At dahil nga po sa sobra ko na rin pagod, pagdating ko po ng bahay ay knockdown po ako. Hindi na po ako napaghapunan, natulog na lang ako. At ngayon po ay naisip ko na i-share sa inyo ang dahilan kung bakit ang iniintay na people's power ng taong bayan ay hindi na naman natupad. Pero darating din po ang araw, darating din po tamang oras. Hindi po ako titigil ng pagpapaliwanag at pagsasalita upang malaman na ng tao ang mga katotohanan at nang itong mga makasariling grupo na to ay makiisa na sa mga malalaking grupo at organisado nang sa gayon lumakas ang ating puwersa. Salamat, mga kapatid. Yan lang po. Thank you. Okay po.